So, positive po, cobra yung mga naglulungga dito. So ayan mga tol, magandang umaga sa inyo. Ayan, habang namamasyal kami nila misis, kasama namin ang aming anak. May tumawag po sa atin dito sa Dolores para tignan yung isang ahas daw po na pumasok sa butas na malapit sa kabayan. Kasama natin si Kuya Junjun. Ayan. Pakita ko si Kuya Junjun. Junjun din po pangalan niya. Ang misis niya po, si Ate. At si Laki po. Shout out din po kay Doll Cobra. Ayan, suot ko po ngayon ng kanyang t-shirt. At kung gusto niyo mag-avail, pwede po kayong pumunta sa kanyang page at sa YouTube. Ayan, Doll Cobra. So, salamat sa t-shirt. And si Doll Cobra po ay isang rescuer katulad natin na taga Davao. So, kung kailangan niyo po ng tulong na taga Davao, hindi po kami makakapunta. Pero meron tayong kaibigan doon na nagnire-rescue. Message lang po kayo dito kay Doll Cobra, mga parting Davao. Mindanao. Ayan, so sa Mindanao, sa Davao, sa Visayas. So sana next time, makapunta rin tayo sa kanila. Asan ba? Gusto ba nilang mag-shoutout? Ayan, nakapunta dito. Drop it. Ayan mga idol, good morning. Kakagising ko lang, nakatapos ko lang magkape. So papunta tayo ngayon sa dito lang sa amin banda. May release tayo na ahas, yung pit viper na may nag-iwan kasi dito sa bahay namin ng pit viper. So, taga doon lang sa ibabaw sa amin. So, dinala niya dito para tinurn over niya sa atin. So, pasalamat tayo. Pero, may problema sa ahas kasi parang nasaktan . So, titingnan natin mamaya doon sa labas. So, yun. Bali, gusto ko lang din magpasalamat kay Idol, ay Tol. Kay Tol Cobra. Sa shoutout, Tol. Salamat. So si Tol Cobra yung natin, yung kaibigan natin diyan sa Laguna sa Cobra Team. So kapatid siya ni Cobra Prince saka anak siya ni Cobra King ng Laguna. So yung Cobra Team, madami na yan sila masyado. Diyan na sila Baitan Cobra. Diyan na sila Chanong Cobra. Sila Chris Turks. So sila Nonski. Yan, madami na yan sila. So, solid na solid yung team ng Cobra Team. So, suportahan natin sila palagi para at least marami tayong marami silang matulungan pa. So, ayan. So, papunta na ako doon sa spot. Dito lang sa amin banda. Kasi i-release natin yung pit viper. Kasi, ayoko mag-alaga ng mga ahas. Ayoko na Tsaka, mas maganda, hiyang sila sa sa natural habitat talaga. So yan, update ako later mga idol. Gando na ako. So yan, papunta na ako mga idol sa area. Hindi ko lang i-expose kasi baka puntahan ng mga tao. So dito lang to banda sa amin. Yung yung pit viper mga idol, parang may fracture siya. Kasi yung pag-rescue, parang hinila siya sa sa puno. Sa sanga ng puno. So parang kasi yung pit viper, yung buntot nila, kinakabit lang nila yan sa sanga ng puno. So kapag tight masyado or mahigpit yung ng buntot niya, hindi talaga pwede hilahin siya kaagad. So baka yung nag-rescue, hinila niya. So parang may fracture sa buntot, sa lower part ng niya. Ng
body niya, katawan niya, kawawa masyado. So, sige lang, tingnan natin mamaya yung ano. Date ako later, mga idol. Yan, so yan idol, dito na tayo sa spot. Dito tayo malapit sa sapa. Yan. Yan. Dito sa ilog. So labas na natin siya. Iwan natin siya dito. So hindi ko lang expose yung lugar masyado. So dito na lang siya iiwan. Yan. So yan mga idol, ito yung pit viper, kawawa masyado. Yan o. Ayan, parang na-fracture yung ano niya, yung buntot niya. Ayan, di na makagalaw. Ayan. Ayan, kikita niyo mga idol. Iba na yung ano eh. Iba na yung ano niya. Di na masyado nakakagalaw. Ayan o. Pero may balik dito sa buntot. Yan, lower body niya. Kikita niyo mga idol. Yan, oh. Kita niyo yan. 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 Hinila yan siya. Yan. Talagang hinila yan siya. Sa puno. Pag rescue. So, kawawa siya masyado. So, sana pag, ano, pag iwan natin siya dito. Yan. So itong pit viper mga idol, isa itong ano, Tripodilemus, Tropidolemus sabulanatus na species. So hematoxin, hindi masyadong ano, hindi masyadong potent yung venom niya. Bali magmamaga lang yung ano, yung kamay niya or yung parte ng katawan. So yan, nocturnal yan sila mga idol. Gabi lang to sila aktibo. So yan, hindi magpo-focus sa mukha niya. So maliit pa to mga idol. Babae to. So iwan na natin siya dito. Kasi para mabuhay na siya, mapayapa. So dito na natin siya iwan. Yan na. Yan na. Yan. Gagapang na yan siya. Kung saan niya gusto. Aakyat na yan siya doon sa ano. Yan sa mga puno. Yan. Mga puno dyan. So sa puno yan sila. Arboreal type yan sila mga idol. So iwan na lang natin siya dyan. Yan. So wala nang tao dito. Malayo na sa bahay. So sapa na yan. So wala nang tao dito. So yan, iwan natin siya dito mga idol. So yun, update kami later. So ayan mga idol, pauwi na ako sa amin. So shout out ko lang pala yung ano, yung mga nagre-rescue ng ahas, lalo na kung sa puno. So wag natin silang ano, wag natin silang saktan para lang makuha sila, kasi kapag nasa puno yan sila, mahigpit kasi yung mga ano nila, yung mga kapit nila yan sa puno, so yung mga buntot nila, ingatan natin. So kung hindi tayo marunong mag-rescue ng ahas, hayaan na lang natin sila, katulad ng nangyari kanina sa yung viper. Kawawa masyado kasi hinila yun siya, sigurado ako. Kasi yung
yung buntot niya. Nakaganyan yun sa ano. Ayan. Nakaganyan yung buntot niya. So, mahigpit talaga yan silang ano. So, pag ganon, yung buntot, hinila siya. So, hinila siya. So, na yung buto niya, yung parang sa atin, yung spinal natin na buto, spinal cord natin, nahila, hinila. So, parang yun, na-fracture yun. So, hindi na masyado nakagagalaw. So, kawawa siya. So, sige lang. Sana mabuhay pa siya dito. Sana mag-survive siya. Kasi kahit i-ano yun siya, ikulong mo yun siya, hindi yun siya magsusurvive. So, mas better talaga dito no, sa natural habitat niya. So, shout out sa mga mag-rescue idol. Kung alanganin kayo, huwag na lang kasi baka kayo yung masaktan or yung ahas yung masaktan. So, kawawa. Both. Kayo. Yung tao, tsaka yung ahas. So, tawag na lang kayo ng rescue. So, malapit lang namin sa amin. So, yun. So, siya nga pala, mamayang gabi, may interview tayo, schedule interview tayo sa RNG News. Isang ano dito, local broadcasting network ng Davao. So, care of ano yun, Sir Joaquin. So, tunghayan nyo mga idol kasi mag-i-interview sila sa amin, sa atin, about paano mag-rescue ng ahas. So, paano yung rescue, ano yung purpose ng rescue, sino yung natutulungan natin sa rescue. Ayun, so mga ganun na mga tanong. So, related talaga sa rescue ng ahas. So, all about ahas din, yung mga personality ng ahas. Ayan, ganun, yung mga anong ginagawa sa ahas. Ayun, tunghayan yung mga idol. Sa ano, mamayang gabi, mag-interview tayo. So, isisingit ko dito sa vlog natin. So, ayan, pauwi na ako. Salamat. So, ayan mga idol. May interview tayo ngayon. Care of Sir Joaquin. So, may short interview lang siguro. Regarding about sa rescue. Yung ganun. So, antay pa ako ng ano kay Sir Joaquin. So, yan mga idol, nag-break muna kami sa interview. So kanina, kita nyo si ano, Dr. Mata, Dr. Eric Mata, yung nag-interview. So, idol natin yan si Dr. Eric Mata. So, very witty na doctor natin. So ayan, magsisimula kami idol. Ayan, magsisimula na kami mga idol. So, ayan. Si Ma'am Ruth. Ayan. Prangkahan segment. Ayan. Ayan, si Sir Armando. So, kanina, si Sir Dr. Eric Mata yun. So, ngayon, naantay lang natin nila. Ayan. So, ayan mga idol. Yung interview natin is more on, ano? More on background natin. Sa snake rescue. So, yun, so parang curious kasi sila ano kung meron pala tayong ano cobra rescuer dito sa Davao. So yun yung laman ng ano, bali chit chat lang din ano yung purpose ng mga rescue natin. So, ayan, abangan nyo yan, idol, sa ano, post natin yan sa page, sa ano natin, sa YouTube. So, ayan, mga idol, tapos na yung interview natin sa ano, mapapanood nyo pala yun sa RNG News. Dito sa ano yan siya, Davao Base na broadcasting network. So, salamat tayo kay Sir Joaquin.
sa invitation. So naputol yung ano, naputol yung ano namin, yung interview. Kasi may technical difficulties lang. So maybe soon imbitahan na naman tayo nila, sir. So salamat. Update kami kung may rescue.